Greetings. Marami pong nagtatanong sa atin kung paano tayo kumita sa farming, sa pagtatanim po natin ng kamatis. Bali, ang discarding ginagawa po natin is nagtatanim tayo ng off-season, ngayong tag-ulan. Kasi pag nagtanim po tayo ng tag-araw, marami po tayong makakasabay. So, yung lagi ko pong sinasabing law of supply and demand is nangyayari po yun. Marami pong supply, kaya mas mababa po yung presyo ng mga kamatis natin. So ngayon ang ginagawa ko po, nagtatanim ako ngayon tag-ulan. Ang ginagawa ko, tinataas ko pa yung mga beddings ng mga kamatis natin. Tinatalian ko mukha ng mga pinapakita natin, lalagyan ko ng plastic matting para maganda po yung mga kamatis natin. Ano po yung mga risk pag gano'n na off season? So ang mga risk natin, sabi nga nila lagi, sugal po ang farming. Ang risk ng mga ganong off-season na pagtatanim ng kamatis is siyempre maulan, matagal ang paghinog ng bunga ng kamatis natin. Tsaka yung kalaban natin dyan is yung mga bagyo, yun yung nasisira yung mga bulaklak ng kamatis kasi pag nauulanan. Pero worth naman po yun pag nakapalusot tayo ng bunga yung kamatis natin at tatama tayo sigurado sa magandang presyo. May nagtanong pa po sa akin dati, mga ka-greetings, ba't daw yung mga bulaklak ng kamatis nila is hindi nagtutuloy? May maraming factor pong ganun. Either pag sumobra ng abono, matatabang masyado yung mga kamatis nila, or yung sa panahon nga, pag umuulan, nauulanan yung bulaklak. Tsaka yung mga factors pa po na yung mga naninira, mga insektong naninira. Pero sa experience natin ngayon, kasi tag-ulan, so konti lang po yung mga naninira. So sa tag-ulan, mas di po risky yung pagtatanim ng mga kamatis pag namulaklak na, kasi pag tag-ulan ganito, konti lang po insekto, unlike pag tag-araw. Yun nga lang po, as I've mentioned before, mas matrabaho pag nagtatanim ka ng mga kamatis pag tag-ulan, kasi kailangan pa siyang itali, itrain yung kamatis natin para safe siya sa mga bagyo. Yung nakahiga na kamatis natin pag dumapo o sumayad sa lupa is malilinis pag nakatali. Maiwasan natin yon sa ganung pamamaraan, mga ka-greetings. Nalagyan natin ng balag yung mga kamatis natin. Applicable po yung ganitong pamamaraan dun sa mga upland na sinasabi nila, dun sa matataas na lugar. Siyempre po, pag mababa yung lugar nyo, bahain, hindi po applicable to. So sakto dito sa lugar natin is medyo mataas, kaya na-apply po natin yung ganitong pamamaraan. Disclaimer nga po pala, dun sa mga sinasabi kong pamamaraan is base po ito sa mga experience na namin before sa pag-aalaga ng mga kamatis. So yung hindi lang po kamatis yung inaalagaan natin ngayong off-season, pati po yung sili, kasi tinitsempohan natin na yung magpapasko po kasi is or yung mag-December pata mga November, December yan, mataas po ang presyo ng sili, mataas din po ang presyo ng kamatis kasi nga po sa kadahilan ng wala pong masyadong supply o in demand yung mga ganung mga gulay, kasi nga po wala pong nagsusupply o wala pong nagtatanim ng mga farmers sa gantong panahon dahil po sa location nila, yung mga hindi sila masyadong risky na farmer kasi hindi sila nagtatanim pag ganitong tag-ulan, dahil marami nga pong mga kailangan isalang-alang pag ganitong panahon. Po ngayon, mga ka-greetings dito sa palengke sa atin, ang presyo ng kamatis is 30 pesos. Sa farm gate price po siguro nun, mga ka-greetings, is nasa 20 pesos, so pababa. So hindi na po masyadong talo kesa po dun sa 3 pesos, 5 pesos per kilo ng presyo ng kamatis pag tag-araw. Hello mga ka-greetings, yan po yung taniman natin ng gulay pag hindi pa na dadaanan ng traktora natin, yung hand tractor na Japan surplus na rotovator. And then pag na daanan na siya, so yan, ganyan na siya kalinis. Yan. Bilis po ng paglilinis natin ngayon, unlike before. Talagang nahabol ka ng damo pag nililinis mo. So yan, mga kamatis natin. Update natin sa mga kamatis.
may mga bulaklak na yung mga yan. Yan, halos may bulaklak na. Tataba ng mga bulaklak nila. So ayun, si Kong Jesse na cultivator ngayon, yung mini cultivator natin na Japan surplus na bili natin. O yan na po yung mga sili naman natin. After natin linisan, abunuhan natin mga yan. Ayan po yung bago na malinisan yung mga kamatis natin. Dati po kasi di tayo gumagamit ng makina, tsaka walang plastics, kaya mas maraming damo po yung mga kamatis natin. And then ito naman po yung after na natin siyang linisan. Yan po, malinis na siya. Sa makakapanood po nito, please like, share, and subscribe yung channel natin. Maraming salamat po.